Nagiging problema po kasi natin na Julius Tintin sa water is napabayaan na talaga. Do you know that there are some water districts or provinces na ang mga pipes nila asbestos pa? Oh, oh, I'm sure. Oh, parang sure. Oppenheimer, di ba? Oh. Oh. Which ni lang yon. Sobrang old na yung mga pipes nila na pag lumaki yung volume, pumuputok na sila. Dahil nga hindi nga na gawa ng paraan for so many years. Wala palang maintenance or upkeep? Walang budget? Yes, ganun? Marami pong mga kailangan gawin po talaga sa patubig natin. Malaki talaga po ang problem natin. And right now, we are facing El Nino. Yun nararamdaman po natin sa init. That's El Nino. And before the year ends, I think sa last quarter, La Nina naman. Marami for now, namang ulan. Yes. So, as of today, mararamdaman na po natin El Nino sa mga provinces, especially sa may bandang north. Ang hard hit ngayon sa north eh. Dry spell na po sila doon eh. Mainit na po talaga. We're reaching 40 na, right? May 45 na nga. And I think it feels like 50. Oo, grabe. So, yung patubig po natin, kailangan po natin ayusin. Ang nagiging problem kasi, Julius Tintin, is yun, we call it non-revenue water. Systems loss or leakage. Yun ang nagiging problema ilang po. Ilang percent yun ang problema? Yung malaki po. Yan. Meron po tayong mga probinsya na umaabot po sa 70%. Eh. Oh my gosh. So, parang, so in a way, may tubig po tayo eh. Oo. Tinatapon kasi natin yung tubig eh. Kasi ang tagas, world, hindi na-address. Opo, ang world standard po natin is 20%. Oh. We are hitting 30%, but honestly po, I think it's even higher. Kasi yung mga numbers mo yung galing po sa mga water districts eh. But I think if we really investigate, I think we will reach higher. And hopefully nagagawan po. Yan po talaga ang long term na gusto po natin gawin. And even po sa mga water districts. Hindi lang naman po sa leakage eh. Meron din po pwedeng mishandled ng water district. Hindi na nila nagagawa yung trabaho nila. Pwedeng may theft. Pwedeng yung simple as the water meter hindi na nag-work. And then, of course, the common yung leakage. Dami pong talagang kasi problem. Kasi halos every year, may problema tayo sa tubig eh. Naalala ko ito kasi halos every year, kinocover natin ito yung level ng dam. Bumababa na doon sa critical level. Yeah. Ang nagiging epekto, may mga lugar na hindi nasiservisyo ng tubig. Correct. Yeah. Diba? Do you see a likelihood na mangyari uli yan this year dahil sa El Nino? Hopefully, hindi naman po kasi hindi medyo na-address naman po na maaga. We're also working closely with the NIA, National Irrigation Authority. Kasi sila naman ang patubig dun sa mga agriculture lands natin. So hopefully, may mga sobra silang water na pwede natin kunin and distribute to our water districts. And napabayaan po talaga eh. So now we're hoping that we can work on yung patubig po natin. Alam po nyo, sa SWS survey, we have 36% na mga households na still using deep well. Na hindi galing sa pipe ang water nila. Malaki po yun. Malaki. And syempre, as we were discussing early on, naiingit tayo sa mga bansang katulad ng Singapore and Israel. Wala po silang tinatapon na tubig. Every drop, literally every drop counts. From rainwater, na meron silang rainwater facility to harvest. So, iniikot nila, and yung gray water, which ginagamit natin araw-araw na after, nire-recycle po nila lahat yung para wala po talagang tubig na tinatapon.